Ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ni Romy, hindi tunay na pangalan. Hiwalay sa asawa si Romy, may 3 siyang anak na iniwan sa kanya. Isang lalaki at 2 babae. Nakatira sila sa isang liblib na lugar. Kung tawagin sa kanila ay Ilaya. Wala na pareho ang kanyang mga magulang. Nag-iisa lang siyang anak. Kaya sa kanya napunta ang bahay. Magkakalayo-layo ang mga bahay doon. Iilan lang ang may connection sa kuryente. At isa na sila sa walang kuryente. Gamit lang nila ay gasera tuwing sasapit ang gabi. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Tanging magsasaka lamang ang ikinabubuhay ni Romy. Sapat na para sa gastusin sa araw-araw. May matalik siyang kaibigan. Kababata niya ito. Siya si Berto. Hindi tunay na pangalan. Dating kapitbahay niya ito noon. Mga bata pa sila. Ngayon, ang nanay na lang niya ang nakatira sa dating bahay nila. May asawa't anak na rin at nakatira na sa ibang barangay. Madalas bumibisita si Berto sa kanilang bahay upang kamustahin ang kanyang nanay sapagkat nag-iisa na lang ito sa kanilang dating bahay. Dumadaan na rin ito kay Romy para na rin kamustahin ito. Isang araw, nagbibilad ng palay si Romy upang ipapagiling niya dahil wala na silang bigas. Napadaan si Berto kay Romy habang inilalagay niya ang basang palay sa isang trapal. "Pre, pasensya na kung naabala kita." Tanong ni Berto. "Okay lang pre, bakit ano bang sadya mo?" Sagot ni Romy. "Pre, yayain sana kita na dumalo sa birthday ng bunso kong anak. Ngayong darating na Martes, may oras ka ba ng mga araw na yun?" Tugon ni Berto. "Walang problema pre, basta ikaw, hinding-hindi kita tatanggihan." "Oo, pupunta ko." Sagot ni Romy. Labis ang tuwa ni Berto. At ang sagot niya ay, "Salamat pre, dalhin mo na rin yung mga anak mo. Medyo may kabunggahan ang handa dahil magsiseben na ang bunso kong anak." Sagot naman ni Romy, "Si Trisha ba yun? Aba, ang laki na. Parang kailan lang. Dati, karga-karga mo pa lang yun tuwing bumibisita ka sa nanay mo. Ngayon, ang laki na. Ang bilis talaga ng panahon." "Oo nga eh. Parang kahapon lang." "O siya, sige. Mauna na ako sa inyo. Ingat na lang palagi." Ipinagpatuloy na ni Romy ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating na ang araw ng Martes. Birthday na ng anak ni Berto. Inihanda na ni Romy ang kanyang mga susuotin na damit. Habang pinaplansya niya ang damit, napansin niya ang isa niyang anak na papunta sa kanya at kinausap niya ito. Sabi ng anak, "Tay, may isa pong problema." "Bakit anak?" "Ngayon po pala kukunin ang card namin sa school. Nakalimutan ko pong sabihin agad sa iyo, Tay." "Ano ka ba anak? Bakit ngayon mo lang sinabi?" "Hindi na nakatanggi si Romy. Pumunta na sila sa school para kunin ang card ng kanyang anak. Natagalan sila dahil wala masyadong dumadaan na sasakyan. Kaya naghintay pa sila ng dadaan pang sasakyan. Mag-aalas 6 na ng gabi silang nakauwi sa kanilang bahay. Yayayain na sana ni Romy ang kanyang mga anak upang dumalo sa birthday party ng kanyang kaibigan nang biglang tinanggihan nila ito. Wala nang nagawa si Romy kundi mag-isa niyang tatahakin ang madilim at masukal na daan upang makarating sa bahay ni Merto. Pumunta agad siya sa kalsada para mag-abang ng masasakyan. Pero ilang minuto na siyang naghihintay, walang dumadaan. Kaya na pa
isip siya na lakarin niya na lang ito. Total, malapit-lapit lang naman ang bahay ni Berto. Kaya kinuha agad niya ang kanyang flashlight na may bateryang AA. Dahil madilim ang daan. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na daan, ay biglang may napansin siyang hugis tao na anino malapit sa puno ng mangga. Nakasabit ito sa malalaking sanga. Kaya naisipan niyang tutukan ito ng kanyang daladalang flashlight. Nang tumama ang ilaw ng kanyang flashlight sa hugis taong anino, bigla itong lumipad na parang ibon. Nagulat si Romy sa lakas ng pagaspas nito. Mabuti na lang, palayo itong lumilipad. Nakarating na si Romy sa bahay ni Berto. Kinausap niya agad ito at ibinigay ang kanyang regalo kay Tricia. Sabi ni Romy, "Pare, pasensya na. Nahuli ako sa party ng anak mo. Nagkataon kasing kinuha ko muna ang card ng anak ko sa school. Kaya yun ang inuna ko." Tugon naman ni Berto, "Okay lang yun pre. Ang importante, nakarating ka. Yung mga anak mo, bakit hindi mo kasama?" Sagot naman ni Romy, "Pasensya na pre. Hindi na rin nakarating ang mga anak ko dahil sa pagod na rin." "Ganun ba? O siya sige, tagay muna tayo." Masaya nilang dinaos ang party. May kainan, may kantahan, at tsaka hindi mawawala sa party ang inuman. Kaya naparami sila ng inom. Mag-aalas 11 na ng gabi natapos ang party. Kaya nagpaalam na si Romy kay Berto na uuwi na. Sasamahan pa sana ni Berto si Romy pauwi sa kanilang bahay. Pero hindi na pinayagan ng asawa ni Berto na umalis ng gabi. Dahil ayon sa usap-usapan sa kanilang barangay, may tik-tik daw na aswang na nakaabang sa gitna ng daan tuwing gabi. Binaliwala na lang ito ni Romy nang marinig niya ito. Wala na siyang pakialam sa kwento tungkol sa aswang na nakaabang sa daan. Kaya mag-isa niya na lang itong nilakad. Pasuray-suray siyang naglalakad sa daan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya sinuong niya na lang ito kahit na mababasa siya. Mabuti na nga lang, tumila ito mga ilang minuto lang ang nakalipas. Kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad. Habang naglalakad, biglang lumakas ang hangin. Napatingala si Romy sa taas. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Dahil isang malaking ibon ang dumaan. Tumutunog ito ng tik-tik. Takot na takot si Romy. Nawala ng bahagya ang kalansangan nito. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang kalasingan sa kadahilanang naparami ito ng inom. Kaya ginawa niya ay ginaya ni Romy ang tunog ng ibon. Pasigaw niya itong binibigkas habang sinusundan niya ang ibon. Ngunit bigla na lang itong nawala sa himpapawid. Nagtaka si Romy. Lumingon-lingon siya sa paligid. Baka sakaling makita niya ito. Ngunit biglang lumakas ang hangin sa may likuran niya. Paglikon niya sa likod, lumitaw ang nakakatakot na ibon at nakahanda na ito para atakihin si Romy. Bigla siyang sinunggaban ng nakakatakot na ibon. Sa pangalawang sunggab ng aswang na ibon, nasunggaban niya ito sa paa ang aswang. Kaya nagpangbuno silang dalawa. Pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagtunog ng tik-tik. Pero hindi na nakapaglaban si Romy sa aswang na iyon. Kinagat na siya sa leeg at sa iba't ibang bahagi ng katawan dahilan upang humina siya. Hinang-hina si Romy. Hindi na siya makagalaw dahil sa tumatagas na dugo galing sa kanyang sugat. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, biglang dumaan ang isang truck ng troso.
Kaya dali-daling kumalas ang tik-tik kay Romy dahil sa liwanag ng ilaw ng truck. Nang makita ni Romy ang driver na duga nito, agad itong dinala si Romy sa hospital. Mabuti na nga lang, ligtas si Romy nang dinala ito sa hospital. Halos ikamatay ito ni Romy. Nang maranasan ni Romy ang mga kakilakilabot na mga pangyayari sa kanyang buhay, na pagdesisyunan niya nang lumipat na lang sa ibang lugar. Dahil ayaw na niyang maranasan na atakihin ng aswang.